may panawagan po ako sa lahat ng mga guro o kaya sa DepEd o kung sino-sino po yung mga sumusuporta sa ating teacher na na-involved doon sa issue na pinaratangan ni Rafi Tulfo na kinakailangan na daw matanggalan ng lisensya or otherwise siya daw ay makulong. Well, para sa akin po, ipakita po natin na hindi po ganon kasimple ang ginawa ni Rafi Tulfo, lalong-lalo na sa pagpahiya niya sa buong mundo sa teacher na yon. So kung kinakailangan talaga ay dapat talagang actionan, bigyan talaga ng isang malaking aral din para sa kanya na itong ginagawa niya, na siya na yung nagsisilbing batas ng ating sanlibutan, hindi na lang siya broadcaster, hindi na lang siya yung taon nagkaroon lang ng sariling programa, pagkatapos front lang niya yung mga tinutulungan niya sa konting mga barya-barya lang, pero the truth behind the scene is humahakot siya ng milyones, bilyones na pera sa YouTube at on our expense pa. So, pag nagkataon na pumayag yung mismong teacher na yon para siya yung mag-apologize at para siya yung humingi ng tawad right in front of kung ano yung family na involved, and then that means to say na siya na mismo ang umaakang siyang may kasalanan, while in fact she is acting as the second parent of this child, dahil we consider the teachers as our second parents. So, ibig sabihin, bilang a second parent or bilang doon sa mga unang parents, for example, because we're already considering them as parents as well. So, ibig sabihin, ang mga parents na pala ngayon ang dapat mag-sorry if ever na nagbigay na sila ng disciplinary action sa mga anak. Wow! Ang galing naman ng ganung sistema, di ba? So, ibig sabihin ngayon, ang mga anak, hindi na balang sila na yung gagawa ng mga kaswailan. Anyway, isang Rafi Tulfo naman ang mismong mag-uudyok sa mga magulang o kaya sa mga second parent bilang the teachers para sila ang sorry on national television at ganun-ganun na lang. My God! Sa pamamagitan ng ginawa ng Rafi Tulfo na to, this teacher has been humiliated, the damage is done, at kahit ano pang sorry o kaya kahit ano pa na pag-aayos ang gaganapin doon sa studio mismo ni Rafi Tulfo, that's just gonna give him more power na kaya niya palang pagbatiin ang mga tawis is bullshit. Hindi yun ang kailangan ngayon, kundi kailangan gawan talaga ng necessary action. Anong ginagawa ng ating mga batas ngayon? Ang ating batas, I should say, because the government is of the people, by the people, and for the people. So, bakit hindi nila aksyonan? Nawala na kasi si Miriam Defensor Santiago na siya mismo yung super talagang tapang na ipagtanggol ng kahit sino if she knew that she was right. Sino ngayon ang susunod na pwedeng lapitan? Please! Please, dahil sa panahon ito, kailangan po namin ng isang Miriam Defensor Santiago na siya mismo ang magpangulo o kay mag-lead sa amin bilang mga nabiktima nitong gagong si Rafi Tulfo. So please lang, kayong mga nambabatas dyan, kayong nasa Senado, please come forward naman, kahit isa lang o kahit ilan po sa inyo, kung sana po ipakita ninyo kung gaano kahalaga ngayon ang cyberbullying law at kung sino-sino po yung mga gumawa po ng batas natin. Kailangan din po, we have to make sure, we have to show that these laws really do exist in our country. Otherwise, walang silbi na gumawa pa kayo ng cyber bullying law na siya mismo ang gumagawa ng dahilan bakit nabubuli ngayon ng mga tao katulad ko. If ever he didn't make a statement on national internet, worldwide pa yon, kung hindi niya mismo in-announce na hindi siya ang kailangan ko, kundi kailangan ko ang professional and medical help, hindi sana ako nabansagan ng sanlibutan na ako ay isang baliw and that's going to let me suffer for the rest of my life, at hanggang sa hukay dadalhin ko yung galit na yun hanggat hindi ako nabibigyan ng hustisya. So please lang, lahat ng mga tao dyan sa Senado, lahat ng mga mambabatas, please, this is your chance to show your worth, na talagang kayo mismo ang mga binuto ng mga tao at kayo mismo ang mga tao makakatulong din sa akin sa oras na pangangailangan namin, lalong-lalo na sa Rafi Tulfo.
sa Rafi Tulfo in Action na ito. So lahat ng mga kaso, lahat ng mga taong na biktima, lahat ng mga nagkaroon ng kaso at sila mismo ay napaya, please come forward. Dapat magkaisa tayong lahat at kailangan magpatulong tayo ngayon sa Senado dahil kinakailangan bigyan na talaga ng end itong kagaguhan ng Rafi Tulfo na to dahil pinagkakaperaan lang tayo sa pamamagitan ng kanyang programa, sa maliit na pinapakita lang niya, kunwari tulong kuno, pero right behind that, yung mga sins na yon, milyon-milyon o bilyones po ang nahahakot niya sa YouTube para lang po makuha niya kung ano yung victory na tinatamasa na po niya ngayon, yung karangyaan, yung kasaganaan ng buhay on our expense na tayo nag-i-struggle tayo para lang mabuhay, para lang tayo magkaroon ng panibagong umpisa ulit, but it's really hard because talagang sinira na niya ang pangalan natin at sinira din niya ang ating mga kinabukasan, including na ngayon ang ating kaluluwa dahil sobrang galit natin. Sigurado na ang buhay natin ngayon ay nasa alanganin na ngayon at hindi natin alam kung sino ulit ang mangyayari na katulad ng isang Adora, and I hope na sana bago ulit may mangyaring ganon for the second time dahil may nauna na, sana maituwid po ito, okay?